Good morning, Pilipinas! Papa Chups TV sa aking YouTube channel and Facebook page. Follow and subscribe now para update tayo sa mga bagong balita at impormasyon na makakatulong sa atin magdesisyon ngayong nalalapit na po ang eleksyon. Less than 2 weeks na lamang po at maghahalal na tayo ng ating bagong Pangulo. Super excited na ba kayong lahat? At me, super excited na din, di ba? At nandito na po tayo ngayon sa ating reaction photo kung saan ating pag-uusapan ang niluluto o ang naka-schedule na yan, speaking with Mama Gig. Yay! Good morning! Good morning na siya ngayon. Ang aga niya pang gumising kanina. Yan. At siyempre, yeah, only 100 pesos. Yan. Puro talagang maahong yun. Dami lang. Puro siya lang. Pero by the way, sige lang. Mayami mag-usapan yan. At ngayon, nandito tayo sa ating reaction photo kung saan mag-uusapan natin ang niluluto o naka-schedule na debate. Hindi naman before debate ito. Ngayon, ginawa na pong interview na lang. Kaya lang, hindi po rin po a-attend si BBM. Bakit kaya? So, ito po yung rason. Nagsalita na po si kanyang tagapagsalita na si Attorney Victor Rodriguez. Ito po ang sabi niya. On the decision to decline the COMELEC presidential panel interview with less than 2 weeks before the May 9 elections, frontrunner Ferdinand Bongbong Marcos Jr. has decided to forgo his participation in the COMELEC presidential panel interview which was scheduled on May 1, 2022. Marcos Jr. extend his appreciation to the poll body for its gracious invitation as he acknowledges the importance of joining in such an important event. He opted, however, to conclude the entire 90-day campaign period with visits to his supporters in compliance with previous commitments for political events like town hall meetings and political rallies. So yan po ang malinaw na sinabi ni BBM. Kaya naman tila hindi na rin bago sa taong bayan ang hindi niya pag-attend sa ganitong mga simpleng COMELEC panel na lang na dapat talaga ay harapan ng mga presidential ball. And alam naman natin, noong una pa man, talagang naging limitado si BBM sa pag-attend sa mga iba't ibang mga COMELEC interview o other interviews na dahil nga po sa nagkakaiba-iba rin yung kanyang schedule. And syempre, hindi natin pwedeng pilite ang isang tao na hindi talaga kayang humarap, although nagbigay na po siya ng kanyang word na hindi talaga siya makakaattend, nagpa-abuse na siya. So alam naman natin na napakaikling panahon din ang pangangampanya ng 90 days para masulit nila, mauikot nila ng bonggang-bongga ang buong Pilipinas. At syempre, meron silang mga binabalikan lugar kung saan alam naman natin na nadoon yung mga pinakamadaming botante ng Pilipinas. Kaya talagang dapat po tayo ay tumutok, lalo na ngayong nalalapit na ang May 9 elections, kung sino nga ba ang ating ihahalal, nakapag-desisyon na ba tayo? Kasi alam naman natin sa mga survey na nagalabasan, patuloy po ang pag-angat ng ating mga presidential ball. Subalit,
Siyempre, nangunguna pa rin po itong si Bongbong Marcos sa lahat ng presidential survey na ginagawa ng iba't ibang survey firm. Yan. And siyempre, sa hindi niya pag-attend, marami naman ang magkokomento, marami naman ang magsasabi ng kung ano-ano. So, ating po nilagay sa ating reaction photo kung ano ang naging dahilan ng pag-decline ni Bongbong Marcos sa panel interview na ginagawa ng COMELEC na naka-schedule po ngayong May 1, 2022. Yan. Kaya alam naman natin, ito pong May 1 to May 8 is napaka-critical na pong araw niyan para sa lahat ng ating mga presidential ball at sa lahat ng lumalaban sa ating pangpanguluhan o iba pa mga nilalaban ng posisyon, kasi ito po yung pinaka-critical days na kailangan talagang nilang masugid, masulit ang pangangampanya sa iba't ibang probinsya na may pinakamalaking boto, gaya na lamang po ng Cebu, Cavite. Yan, pinakamalaki pong bayan talaga yan. Bulacan, Batangas, Quezon, yan, Bicol Region. So talagang marami po dapat silang pagtuunan ng pansin. Subalit, ngayon pa lamang po behind pa ng ilang araw bago ang COMELEC ay nagpadala na agad siya ng letter para po siyempre hindi na mag-expect ang taong bayan kung sakasakali regarding sa kanyang pag-attend sa COMELEC panel. Sana na dapat dadaluhan ng lahat ng mga presidential. So, sa hindi niya pag-attend, ito na po ang rason. So, pakibasa po natin, ipakishare natin sa lahat ng mga manonood para hindi na po sila magkaroon ng ibang paniniwala o ano namang dahilan o ano namang paninira sa bawat ating mga kandidato. Yan. Kaya mati lamang po kayo nakatutok lagi sa aking YouTube channel para po update tayo sa mga bagong balita. I-like nyo na po ako, i-share sa inyong mga kaibigan, mga katropa, pamilya, mga kapitbahay, mga marites, at sa lahat po na nagmamahal kay Papa Chups TV, maraming salamat po sa inyong suporta at tayo pa'y patuloy sa pag-angat ang ating mga subscribers at ang ating viewers. Thank you so much. Nakakataba po ng puso ang inyong ginagawa. Magkita-kita po tayo sa mga susunod nating live with Ging! Hello! Busy po si Ging kasi po maaga pa siya gumising. Kaya matili po tayo nakatutok dito lang kay Papa Chups TV.